sa mga baguhan that are going through the same phase na nagtataka bakit papangit ng papangit yung plants na nakuha nyo, na lusaw yung mga dahon, mga nagrarot na petiole. Hindi naman namin siya ginilaw, but one thing that we did wrong, that's why we are sharing it with you para na din. Hey guys, welcome back to another Plantzilla video. For today's vlog, we will be discussing about cultured philodendrons. And if a flex nga pala namin na buhay na yung shoot ng Jose Bono namin. Maliit na maliit pa siya guys, but I have shown you kung ano yung itsura niya kapag lumaki. Tapos, we also have the mother plant here and meron na siyang papalabas na shoot. Anyway guys, I'd like to show you the top cut, which is that one. It's quite big na. And really has beautiful variegation. So I'm just so proud of this one. Ano yata din siya, cultured philodendron. So this is really timely because we will be discussing about two cultured philodendrons, guys, that are really looking alike. Pero magkaiba po talaga sila. I'm just gonna ask you kung nakikita nyo ba yung difference, because based dun sa pinanggalingan nila, based on the sellers, they really have different names and hindi po talaga sila magkatulad when we got them. So if you are interested, just keep watching. But before that, please don't forget to subscribe, tap the notification bell so you'll be notified pag may bago kaming video. And if you are ready, let's begin! Nandito nga pala tayo sa kabilang part ng garden, guys. Happy 26,000 sa ating lahat, kasi 26,000 na po yung subscribers natin dito sa channel na to. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Ito nga pala ngayon yung itsura pa nila. But since malapit na tayong matapos dun sa ginagawa natin sa kabila, ililipat na po natin yung mga plants na andito. So abangan nyo po yon, and itutour ko din kayo kapag na-arrange na namin sila ng maayos dun sa kabila. Ililipat na tayo dun so we can start with this. Tayo sa area na to guys, bagong kabit lang siya. And if you are interested to get this type of garden net na sobrang laki, syempre pinakamalaki yung kinuha ko, 4x6 meters, buy one take one po siya. You may click the link down below para makabili na din po kayo. Direct na po yun sa shop kung saan nyo ito makukuha. Super sulit sa buy one take one guys. And before we get right into the video, disclaimer guys, how I name them is based on how I got them from the owner. So kung ano yung tawag ng owner sa kanila, syempre yung owner ng mga to guys, nag-import ng plants from Thailand. Ah, kasi may mag-comment, oy, hindi naman, mali naman yung tawag. Okay guys, sinasabi ko naman sa inyo, from the seller, from the owner itself yung name, and hindi po ako yung gumawa ng name nila. So these two philodendrons that we have here, do you see any difference maliban sa ganyan na may kagat? So if you have been with us, napapanood nyo yung times na nagdi-discuss ako tapos nai-include tong mga plant na to sa mga video namin. Pero ngayon guys, I just noticed talaga na lumalaki sila na magkamukha. These are the two latest leaves guys. Ito yung itsura nitong isa. Tapos this one naman ganito. So super magkamukha and almost of the same size. I'll just show you ha. Ayan. Pero magkaiba lang sila ng pot. Anyway guys, sa mga nagtatanong paano namin nalalampasan yung acclimation ng aming cultured philodendrons and kung paano namin sila inaalagaan, meron po kaming video about that and I'm sure you will learn a lot from that video. So I can put the link here guys sa mga interesado. Pwede niyong panoorin yung video na yon pagkatapos nito. So, ayan, super the same lang yung itsura nila, diba? There's another one naman na mas maliit kesa sa kanila, but kamukha pa din. Yung size lang yung difference. Ayan, we have three guys na magkakatulad, pero iba-iba yung pangalan. This
philodendrons came from 3 different people. So naman, galing sa Brilliant Green by Ma'am Zinnen Barrel. Ito siya guys, nakuha namin siya last December 2021. Ito naman, from a Mary Ann Ruben. Well, this one is from Lyrica Yoshida. So, ito binili namin guys. While itong dalawa, so naswertehan at nabigyan kami. Pero while growing up, we can really see na magkakatulad lang. And kung nakita nyo yung itsura nito nung dumating to sa amin, super different from how it looks like right now. After acclimation guys, ito yung naging itsura niya. So, itong mga plants na to, ito, tapos ito, fully acclimated na. Talagang nasanay na sila sa kung anong environment meron yung garden namin. So, if you are not aware what acclimation is, based on how we understand it here in our garden, sa plants namin, guys, yun yung time na nag-a-adapt yung plants sa kung anong environment meron yung garden namin. Since this cultured philodendrons came from a different country, and also guys, iba din yung environment na kinalakihan nila. Masyadong controlled yung environment nila. Tapos halos hindi malapitan ng kung ano-ano. Dito kasi guys, iba na kasi kapag nalagay na sila sa labas, kapag naalagaan na sila sa totoong garden, like what we have here na medyo minsan sobrang init, minsan naman palaging umuulan. So they really go through that process na nagbabago yung itsura nila guys, kasi nag-a-adjust sila sa kung anong meron kami dito. So from that beautiful colors that it has, eto sobrang ganda kasi ng kulay nito guys. Meron siyang pamaroon, meron siyang purple, meron siyang green. Sobrang dami ng kulay na makikita mo sa kanya. I can try to insert the picture here just for those of you who would like to see kung ano yung itsura niya nung bata pa siya. This was worth 800 then, and sobrang liit pa niya. Masyado nang malaki ito ngayon. But nandito pa din yata yung isa sa mga old leaves niya. Ito naman, maliit pa din siya nung dumating sa amin guys. Pero yung kulay niya, parang the same lang naman. Ganito pa din yung kulay niya before. Ito yung parang nagbago talaga and naging kamukha niya. Ito guys, bago lang to. I'm not sure if this one has acclimated, pero hindi talaga namin siya ginalaw. So since that time na dumating siya sa amin, di po namin siya niripat, di po namin siya nilagyan lang kung ano-ano. So that's really what we learned when it comes to acclimation guys. Hindi talaga namin dinidistorbo yung cultured philodendrons. We do put some vitamins on it, pero hindi po namin siya ginagalaw talaga para hindi maistorbo yung tubo niya. Kasi minsan yung iba kasi pag dumadating yung plant, niriripat ka agad. Yung iba pag nakikitang sobrang dami ng mga aerial roots pinopropagate, not knowing na nag-acclimate pa yung plant, so sinasanay pa niya yung self niya sa kung anong climate meron tayo dito sa Philippines at sa kung anong environment meron yung garden na pinaglalagyan sa kanya. Talagang naninibago siya guys, and yung iba hindi talaga nakaka-survive. Kaya naman maraming mga nagra-rant sa Facebook na hindi naman nabubuhay yung binili nila, kaya so ang ganda nung kinuha nila, tapos feeling nila na scam sila kasi nga hindi nag-survive kasi namatay yung plant after a while na nakuha na nila. That is because they are quite sensitive and hindi sila sanay sa kung anong meron tayo. Maraming mga microorganisms na pwedeng umatake sa kanila and hindi sila sanay sa ganon. So they really go through a lot. Ito nga guys, ilang beses na tong muntik mamatay. Nalulusaw yung mga dahon niya, merong mga nagrarot na petiole. Talagang akala namin hindi siya magsusurvive. One thing that we did wrong, niripat namin siya. Kasi this one is not really the pot na meron siya before. Akala kasi namin, wala sa amin yung acclimation na yan. That's why we are sharing it with you. Para na din sa mga baguhan that are going through the same phase na nagtataka bakit papangit ng papangit yung plants na nakuha nyo, na nakuha nyo naman siyang maganda pero pumapangit. So that's the reason why guys. So you really have to wait for a while. That's why I told you na 2021 pa to, around December guys, pero ito pa yung inilaki niya. Kasi po dumaan talaga siya sa pakala mo nga mamamatay na lumiit siya. So still nag-survive siya and we are thankful about that. Ngayon guys, na nakaka-survive na siya, eto na siya ngayon. Nalalagyan namin siya ng vitamins, pero growing beautiful na siya. And yung focus na niya ngayon, hindi yung pag-survive sa kung anong environment meron yung garden namin, but to make itself stable and beautiful. Anyway, I haven't told you the name kung ano nga pala sila. I'm so sorry guys, kasi magkamukha nga sila, but I haven't really told you kung ano yung mga pangalan nila.
Basta i-advise ko lang sa mga cultured philodendrons na bagong kuha nyo, wag na wag nyo po munang irepat, wag na wag nyo po munang galawin, ilagay nyo po sila somewhere na hindi sila naiinitan. Wag palaging dinidiligan guys because they are quite sensitive to overwatering and of course to excessive sun exposure. So, syempre, bago sila sa atin, so dapat talagang nasa ideal condition sila just to survive. So sobrang importante, huwag galawin, huwag iripat, huwag ipropagate, basta ganun guys. Please let it go through the acclimation smoothly. And anyway, before I forget, this one guys is the Red Sun. This one is the Prince of Orange. Alam ko madaming magko-comment sa inyo kasi sa inyo, marami kasi yung tumatawag ng Prince of Orange at tricolor guys. Although ay kakaiba yata ng tawag. Merong mga places dito, syempre sa Pilipinas na tumatawag sa kanilang Prince of Orange, pero dito sa amin, more on tricolor yung tinatawag namin sa kanila. But when we really got this, sabi ng seller guys, this one is the Prince of Orange. Ayan, itatabi ko lang ha, just to emphasize kung gaano sila kamagkamukha. Ayan o. So, sapat lang sila nagdidiferensya guys. And if ever they will be transferred, I don't think I will be able to name them. Kapag hindi ko alam na inilipat sila, eto, malalaman ko kasi merong butas dito. Pero, kung ako lang talaga, kung wala yan, based lang sa kung anong kulay nila, I will not be able to differentiate them. So, this one is the Red Sun. Super ganda ng Red Sun yung nakuha namin guys. Sobrang dami ng kulay, parang may pa-maroon nga sa nasabi ko kanina, may pa-maroon, may pa-red, may pa-purple, may pa-green, may pa- ewan ko, ang daming kulay, basta i-insert ko na lang yung pictures, you'll have the idea. Tapos, yung Prince of Orange na ganito lang naman yung itsura before, kaso unti-unting parang namamatay. But now, nag-bounce back naman. Pero ngayon na nag-bounce back na siya, eto naman, naging kamukha niya. So, nakakalito, diba? Share nyo naman sa comment section if you are going through the same thing. Eto, kamukha din nila guys, but baby pa to. This is a super red. Ayan. Diba? Super red. Red Sun and Prince of Orange. And tell me the difference. I am looking forward to hear from you in the comment section, guys. You may comment down below if you went through the same dilemma, kung bakit nagbago yung itsura, and if meron na din kayong philodendrons na ganito na naging magkamukha kahit hindi naman magkatulad. So, ayun guys, thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of Blanzilla Bohol. If you haven't subscribed, please click the subscribe button. Pakitatan din po yung bell icon so you'll be notified pag may bago kaming video. Once again, happy 26,000. Thank you so much for watching. Bye!